Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Bilyonaryo, Pakakasalan ng Kaaway. Tunghayan na po natin ang ika-apat na bahagi. Nakuha siya dahil sa asthma ko. It was a severe allergic reaction. It's too risky and deadly when left untreated. A life-threatening. I tried hard to dry my tears. Ngayon ko lang naramdaman yung takot na dapat naramdaman ko na kanina. I realized, yeah, I risked my life. But is there someone willing to risk theirs for me? I just had to face a risky situation, and I had no one with me. I credit myself for that. Total kasalanan ko naman. I heard knocks. Noong una ay hindi ko pa yun pinapansin, pero nung matauhan ay agad kong pinilit na pulutin ang mga gamit ko at kaagad na tinago. I fixed myself at kahit na nanginginig ang binti, ay pinilit kong tumayo. Marahan kong nilapitan ang pinto at pinihit ang doorknob to open it. And I saw Henry with his bros, Chris. You didn't finish your food. Sabi mo kanina, kumain ka ng marami. Nalingat lang ako, wala ka na roon. I smiled bitterly inside my mind. Busog na kasi ako, Henry. Pasensya na. He frowned. Disappointment was all over his face before he shook his head at disbelief. Okay, I get it. Matulog ka na. Malamig niyang sabi at umalis na. Nakagat ko ang sariling labi at napapikit at napakapit na tuloy sa gilid. Stopping myself from falling. Gosh, why do I have to feel so guilty about it? My God, Diana. Ano bang katangahan na nangyayari sa'yo? God, I don't want to feel this way. I don't want to admit it. Pero mukhang konti na lang, maaamin ko na sa sarili ko kung bakit nagiging tanga na ako ngayon. I'm sorry, Henry. Sana ay hindi rito matatapos ang sinabi mong susubukan natin na mag-work ang marriage na to, diba? I'm hoping. Kinabukasan ay walang imik si Henry na hinihintay ako. Galit ba siya? Galit ka ba? I asked when we were inside his car. Hindi niya ako pinapansin nang may tumawag sa kanya at agad iyong sinagot. Napabuntong hininga na lang ako at tumingin sa labas ng bintana. After niya makipag-usap ay doon lamang siya sumagot. No, why? Gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Wala naman. Babawi na lang siguro ako mamaya. Aayain ko siyang kumain sa labas. But I'll make sure doon na kami sa hindi nagsiserve ng seafoods. Especially the shellfish. We will go back to the Philippines this coming Saturday. We'll just finish our photoshoots. Pinaasikaso ko na rin kay Vincel ang papers at mga pag-drop mo sa school mo. Nanlaki ang mata ko at napalingon sa kanya. Uuwi na talaga tayo? Yes, and just like what we talked about last time, when we get there, mag-aaral ka habang nagtatrabaho sa akin. I want you to be my assistant there. Since maiiwan si Vincel dito to manage my branch while I am away, kumalabog na malakas ang dibdib ko. Makikita ko na ulit si Kuya. Naiiyak ako. Baka magalit siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya may asawa na ako. Paano ko ipapaliwanag kung bakit. When we get there, you can tell your brother that we're married. Doon ako mas nagulat. Ha? Huh? Bakit? Why? What's wrong with telling him the truth? I can sense that you're struggling to think of what reason you can tell to him. So I am telling you and permitting you to tell the truth of him. Hindi maganda ang turinganin yung dalawa, diba? Noon, and it's been years, Diana. Asawa na kita. Napalunok ako at napatitig sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin. Pero nakikita ko kung paano pumorma ang maliit na ngiti sa mga labi niya bago siya lumingon sa labas ng bintana. At pagkatapos ay lumingon sa akin. Magugustuhan kaya ako ng kapatid mo para sa'yo? Ha? Lumakas ang kalabog ng dibdib ko sa sinabi niya. Mahina siyang natawa at nailing bago kinagat ang pangibabang labi at nag-iwas ng tingin.
kahit naman hindi. I won't let him ruin us. Hindi ko siya hahayaang paghiwalayin tayo kapag sinusubukan niya. Ano bang sinasabi niya? Will you fight? Huh? Para na siguro akong tanga na walang ibang masabi. I mean, would you perhaps fight for me? For this marriage? Makakaya mo bang gawin lahat para manatili tayong kasal? Why is he asking me this? I wonder what else you can do for this marriage. I'm curious. Mahina niyang sabi sa seryoso ng boses. Ikaw ba? Anong kaya mong gawin para sa akin? For our marriage? He didn't answer in an instant. Tumitig lang siya saglit sa unahan bago sumandal. Still not giving me a single glance. Everything. Tipid na sagot niya sa mababang boses. Gusto kong pansinin ang dilim sa boses niya. Pero naunahan ako ng init na humaplo sa puso ko sa sinabi niya. Totally shutting down from other feelings I could feel. Everything. Why? Nakarating kami sa kampanya niya at halos pagtinginan kami ng mga naroon. Mabilis na umugong ang usapan tungkol sa amin na pinili ko na lang na huwag ng pansinin. I'm sure may mga pictures and rumors tungkol sa amin ang kakalat sa social media. Pero dahil wala akong hilig sa pagkakaroon ng IG, Twitter at Facebook, ay hindi ko rin yun makikita. If Kara won't tell me, don't mind them. Nararamdaman ko ang paghawak ni Henry sa kamay ko kaya agad niyang naagaw ang atensyon ko. They are spreading rumors, which is true. He cut me off. Hindi na ako nagsalita pa at nagpadala na lang sa kanya hanggang sa opisina niya. After we get there, he and I talked about the contract and my photoshoot. Marami kaming napag-usapan about sa trabaho and during lunch, nagpapadala na lang siya ng kakanin sa loob ng office niya. Nakahinga pa nga ako ng maluwag na makitang meat iyon. Hindi pa naman ako nakadala ng doses of epinephrine. Magana naman kumain ngayon. Hindi ko ba nagustuhan ang luto ko kagabi? Nahinto ako sa pagmuya sa sinabi niya. It wasn't my intention to make him feel that way. I was about to tell him the truth when we heard footsteps. Hindi na namin napansin na bumukas na pala ang pinto ng opisina niya at pumasok doon si Amara. I swallowed hard when I felt a lump on my throat, seeing Amara walking confidently towards my husband. Walang pagdadalawang isip na tinawid niya ang distansya nila ni Henry at hinalikan ito sa labi, which made Henry flinch and push her away a little. Mukhang hindi siya galit pero mukha rin hindi naman niya nagustuhan ang ginawa ng babae. Nangilid bigla ang luha ko sa nakita, but I tried to hold it back. Amara, I have a wife. Kung wala, okay lang? Gusto ko matawa. Baka ma-misinterpret ko lang ang sinabi niya. Oh, come on, hon. Kailan mo ba siya sineryoso? She's just the highest paid model in the world and I am sure naman na hindi lang ikaw ang naging lalaki sa buhay niya. So, why bother? What? Okay, I have flirted with guys before. Pero kakaibang tono at kahulugan ang nababakas ko sa sinabi niya. Amara. Nagbabantang suway ni Henry sa babae. Amara rolled her eyes and folded her arms over her chest. I need us to talk right now, Henry. Nag-alangan pa si Henry at napalingon sa akin. I wanted to shake my head and tell him to finish our lunch without leaving me, but he didn't see it through my eyes and stood. Huli na nang ma-realize kung nakalabas na sila ng opisina, patungo sa kung saan para mag-usap. Nawala na ako ng gana kumain at tinabi na lang ang mga iyon. I waited for them to come back, especially Henry, but ended up seeing Vincil enter the office, shocked to see me. Diana? I thought he trailed off. Where's Henry? Malumanay na tanong ko at halatang nag-aalangan siyang sabihin. He left with Amara. I didn't know we're still here. I thought you and Henry already left before them. Nakaramdam ako ng kakaibang sakit. Umigat ang pakiramdam at paghinga ko bago tumayo at nagpaksiyang umuwi na. Do you know where they are going? Maybe in Amara's penthouse. It was their usual place. Natigil siya ulit at natutop ang sariling labi. I didn't mean to sound like, sorry, it's okay. Kahit nahihirapan, inagawa ko pa rin sabihin yon at kaagad na umalis. Pinaglalaroan mo ba talaga ako, Henry? Masama ang loob na pinili kong umuwi ng mag-isa. On my way, Kara asked me to see her, so I did. Time to say goodbye to her too. The earlier, the better. Halos mapasinghap ako nang may sumapak sa mukha ko. And when I looked at who it was, I found Kara. You're spacing out. Sorry, ano nga ulit?
Magsasalita na sana siya nang may biglang yumakap sa akin. Nanlaki ang mata ko at agad na napalayo. I heard a deep chuckle of a guy, and when I look at him, I instantly recognize him. Trev? Trev is Kara's older brother, a part-time model and a known chef. Marami rin siyang pag-aaring hotel and restaurants, which made him one of the richest bachelors. Nakatrabaho ko na siya and somehow we became close. Lumapit ito sa akin at niyakap ulit ako. I miss you, Diana. I smiled. He really reminds me of Dave, my brother. Namiss din kita, Trev. We heard groans from Kara. Kuya, I am talking to her. Pagsusungit ni Kara sa nakatatandang kapatid. Kaya kaagad naman na sumimangot si Trev at tumabi sa akin, resting his arm on the backrest of my chair. She's always with you, Kara. Don't be so greedy of her. Hindi lang ikaw ang kaibigan niya. Oh, so you're jealous again. Come on, brother. It's a serious matter. So leave us alone, please. You rich, go on. I will just listen here. We'll finish your shoot and then in the afternoon, you have to attend the coronation. You'll be one of the judges. Kapalit ni Miss Laksama. Sure. Good. Oh, nakausap mo na ba si Henry? Kanina. Sumikip ang dibdib ko. Kailan daw ang photoshoot mo? As soon as possible. Really? That's good. May kumukuha na naman sa'yo for endorsement. I won't accept any project. Kara, I cut her off. Pareho sa Linetrev na napalingon sa akin. Why? I'm going back to the Philippines. What? Halos lumuwa ang mata ni Kara sa gulat. You're joking, right? Trev nervously laughed, but I didn't show them the expression they wanted for them to breathe in relief. I am not, and I'm really scheduled to go back this coming Saturday. I will just go ahead and finish the remaining projects I have here. Kara started to cry. Namilog ang mga mata ko at kaagad na nanggilid ang mga luha sa nakita. Iiwan mo na ako? Paano na ang trabaho ko? Sa'yo pa naman ako umikita ng malaki. I chuckled with tears in my eyes. Tumayo ako at lumapit sa kanya to hug her. Thank you so much for everything, Kara. Why? Ang daya mo naman. Iiwan mo ako rito? Sinusubukan ko siyang patahanin pero ayaw niya. We will always communicate through video calls. Huwag ka na umiyak, please. Why do you have to leave when your life was here? You're wrong, Kara. My life wasn't here. My brother, he needs me there, Kara. Partly true. Medyo humina na ang pag-iyak niya at unti-unti nang tumahan. Fine. Pag free ako, I will visit you there. And promise me you'll really contact me often, okay? Yes, ma'am. We hug each other after that. Thank you for everything, Kara. Yeah, thank you so much din, Diana. We were about to talk again when Trev pulled me away from her sister. Seryoso na ang mukha nito at halos nakalimutan ko na siya kanina. Kuya, I need to talk to her. Malamig na sabi nito at hinila na ako palabas. He made me ride in his car. Huminto kami sa gilid ng kalsada sa tulay. Malapit nang lumubog ang araw. Bumaba siya sa kotse at sumunod ako. He leaned closer to the rails of the bridge and stared nowhere. It's because of him, right? I was stunned for a moment. What? It wasn't just about your brother, but him, your husband. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Mahigpit ako napahawak sa singsing ko na nakasuot sa aking daliri. You know? Yes. How? When? I was there when you married each other. Ano? I had never seen him there. Nagkataon na uncle ko ang judge na nagkasal sa inyong dalawa. And I was there. Muntik na nga akong lumabas kung hindi ko lang agad na agapan na ma-realize na may kinakasal pala si Tito. Wala akong masabi. We've been friends for 3 years. Siya ang una kong nakatrabaho simula pasukin ko ang pagmodelo. Silang dalawa ni Kiara ang pinaka naging kaklose ko and Trev was the aid to my longing. Sabi ko nga, nakikita ko sa kanya ang kapatid ko. Bakit hindi ka nagtatanong? Or sinabi sa akin na alam mo na pala umpisa pa lang. Naramdaman ko ang pagbuntong hininga niya. Kasi alam kong ayaw mong ipaalam. Ayoko rin naman na makialam sa'yo at sa desisyon mo. Hinintay ko lang na baka sabihin mo rin sa amin. Pero naisip ko na baka yung asawa mo ang may ayaw. Natahimik ako. Wala naman ding sense kung sasabihin ko pa o ipapaalam ko sa kanya ang lahat.
Noong mga panahon na yon ay hindi naman kami mag-asawa kung magturingan. Mahal mo ba siya? He asked, na mas lalong naging dahilan kung bakit wala akong masabi. I don't know. I saw him smile. Malungkot at mapait ng ngiti na ayokong pag-isipan. Hindi ka tatagal ng 3 years kung hindi. Maybe it's because we had Adele. Or, mahal ka ba niya? Inaalagaan ka ba niyang mabuti? Parang may humampas sa dibdib ko sa tanong na yon. Dahil hindi ako nakasagot, ay nilingon niya ako at marahang kinuha mga kamay ko. Diana, I wish you were happy. Trev, I wasn't the first to come. And yeah, I can accept that. I just hope I came in the first and earlier in your heart so I can be the one who has the right to take care of you and to call you mine. No, no way. Trev, sinusubukan kong hilahin na kamay ko palayo. Gusto ko maramdaman yung mga bagay na nararamdaman ko kapag si Henry yung kasama ko. Pero wala. Wala akong maramdaman na ganoon. Susunod ako roon, Diana. His eyes glistened. Trev, please, huwag mo nang ituloy. Sabihin mo lang sa akin kung sinasaktan at pinapabayaan ka niya. I can be your temporary shelter until he realizes how precious you are. Umiling ako. I don't want to see him in pain because of me. Hindi dapat. Maayos naman ang turing sa akin ni Henry. Inaalagaan niya ako. No need to worry, Trev. But I really appreciate that. I appreciate you. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako nang sabihin ko yon. No, he's not treating you right. Because if yes, I won't be able to see you cry. I won't be able to see the pain in your eyes every time. I saw your pain. Within 3 years, he never made you happy. He's just that fuck up douchebag who likes fooling around and hooking up with different women. He doesn't deserve you. You deserve a better man. I can be that, but since when? I guess I don't have the chance. I will still respect your feelings. Magpapaubaya ako. Pero once nasaktan ka niya, I promise, Diana, ayaw mo man o sa gusto, aagawin kita sa kanya. Hindi na ako nakapagsalita. Those are the lines I wanted to hear from Henry. Pero bakit kailangan sa iba ko pa marinig? The same time that the new set of tears came out of my eyes was the same time I saw a car pass by. At nakita ko kung sino ang nasa loob noon. Henry and Amara talk like couples, laughing and enjoying each other's company. And it made me weep even more. At that moment, sa harap ng papalubog na araw, habang yakap ako ni Trev, napangalanan ko ang nararamdamang pilit kong itinatago. I am falling in love with Henry Martin. I didn't see that coming. Maybe I was just too aggressive, confused. Maybe I was just driven by the idea that I felt something for him. I'm still clouded. Hey, you're zoning out. Napalingon ako kay Trev when he holds my hand. Nasa loob kami ng coffee shop. Inaya niya ako after noong sa bridge. Hindi ko napansin na natulala na pala ako at lumalamig na ang kape sa tasa ko. Sorry, Trev. But he chose to give me a warm smile and remain silent. Nagpapasalamat na lang ako na ramdam niyang marami akong iniisip, kaya pinili lang niyang huwag nang magsalita pa. After a few minutes, nagpasya na rin kaming umuwi. He sent me home. Hindi na rin siya nagtagal dahil may dadaluhan pa daw siyang event. Kaya nagpasalamat lang ako sa kanya at hinatid siya ng tingin. Abot-abot ang kaba ko nang sandaling tumapak ako sa loob ng bahay. Andito na kaya si Henry? Kasama pa kaya niya si Amara? I tried to shrug the thought away and choose to walk upstairs. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang bumukas ang kabilang pinto. Iniluwanan si Henry na magulo ang buhok at nakasuot lang ng simpleng muscle shirt at jogging pants. Saan ka galing? Malamig na tanong niya. Hindi ba dapat ako magtanong sa iyo niyan? Kara's house. Tipid na sagot ko. Handa na akong pumasok ng tuluyan ng pigilan niya ang braso ko. Are you sure? Yeah, and I went out with her brother Trev, my friend. I saw how his jaw clenched. He's being like that again. Hindi ko naman alam kung bakit. Napapaguran akong tinalikuran siya at pumasok na sa kwarto ko. Ayokong tagalan ang pag-uusap namin. Dahil hindi ko na gusto ang inaakto ng sarili kong katawan. Kailangan ko itong pigilan bago pa ako mas lalong masaktan. Hanggang kailan nga kaya maitatago ang nararamdaman nila sa isa't isa? Paano nga ba sasaluhin ni Henry
ang patuloy na nasasaktang puso ni Diana. Magawa nga kayang bawiin ni Trev ang babaeng kanyang minamahal. Yan ang ating pakaabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.